Pipirma ka ba nito? Statement of Management Responsibility. Saglit lang ha. Bago ka pumirma, panoorin mo muna tong video na to para maintindihan mo ano yung magiging liability mo. Liability ng CPA mo, liability ng bookkeeper. Pag-aralan ho natin, available ho ito sa BIR website. Ang pinaka-specific ko na dapat ninyong maintindihan, this is an obligation. Okay, so wala ho kayong choice kung hindi mag-submit. Pero hindi ho nire-require na kopyahin ninyo ito. Meron ho kayong right na baguhin ito kung hindi ho applicable yung mga ibang statements ng Statement of Management and Responsibility. So, ang nakakatakot ho dito ay itong nilagyan ho natin ng highlight at ang pinaglalabanan ho dito ay yung right ng taxpayer versus yung right ng BIR. So, may karapatan po yung taxpayer na gumamit ng financial accounting standard. Okay, financial accounting standard. Wala hong nagpipilit sa mga taxpayers na gumamit ng financial accounting standards. Ang financial accounting standard po ay kinopya ng Pilipinas sa mga foreigner. International Financial Reporting Standard yan. Okay, so hindi ho yan batas ng Pilipinas. Liliwanagin ko, ang batas ho ng Pilipinas ay may pirma ng presidente at gawa ho ng senators at mga kongresista. Ito po ay hindi gawa ng mga kongresista at senador at kinopya lang po ito sa ibang bansa. Walang pirma ang presidente rito. Now, na alam ng BIR na dapat tax accounting rule ang gagamitin ng mga taxpayer. Tax accounting rule. Ang rule po ay batas ng Pilipinas. At yan po, pag naging batas, parang batas traffic, bawal tumawid, bawal magkaroon ng in excess of 100 kilometers per hour sa expressway. Ganun din po yan. Mayroong bawal, may hindi bawal. May to do, may not to do. So, sinasabi dito, walang problema, sabi ganun ng BIR. Sabi sa taxpayer, sa CPA, tsaka sa bookkeeper, walang problema, bookkeeper. Pwede kang gumamit ng financial accounting standards. Yun ang gusto mo eh. Wala namang kasing batas na nagbabawal. Okay, basta't hindi bawal, pwede. Pero, ang requirement namin ay tax accounting rules ang gamitin mo. Eh, hindi ko alam eh, sabing ganun nung bookkeeper. So, gagamitin ko ang napag-aralan ko sa eskwelahan. Katulad ko, napag-aralan ko ang Generally Accepted Accounting Principle, Philippine Financial Reporting Standard, mga walang kwentang standards, walang kwentang principle pagdating sa taxation. Kasi, yun yung mga nagiging problem ng taxpayer. Okay? So, sige, pwede. So, nirekomenda ngayon nung bookkeeper kay Presidente. O Mr. President of the company, ito gagamitin natin. Eh, walang alam yung presidente. Okay? Nakaupo sa ropor. O sige, pwede yan. O di, okay yan. Ginawa ngayon. So, yung financial statement, gawa sa financial reporting standard. Financial accounting reporting standard. Ano tawag to? Financial accounting standard. At yung tax return, sabi ng BIR, pag ginamit mo yan, yung standard na yan, kailangan yan mayroong reconciliation. Because yung financial accounting standard mo ay hindi kahalintulad ng tax accounting rule. So, pinagre-reconcile. Okay? Siyempre, pag may reconciliation, mayroong disagreement. Diba? Okay. So, mag-reconcile ka at mayroong reconciling item number one. At mag-maintain ka ng books of accounts para doon sa reconciling item. Yun sabi nila. Yun daw ay utos ng Revenue Regulation 8-2007. So, dalawa ho ang pinagagawa. Pwede, pinapayagan ka namin, but
Mayroong reconciliation. Ito ho yung problem ng mga CPAs at ng mga bookkeepers at ng presidente ng company, tresurero at corporate secretary. Wala hong libro na minemaintain para ho sa reconciliation ng financial accounting standards at ng tax accounting rule. Okay, napag-aralan na natin sa mga video ko na sinasabi ng batas natin, ang magpe-prevail ay yung tax accounting rule over financial accounting standard. Now, ito yung sinasabing Revenue Regulation 8-2007. Ang sabi dito is, kaya ka, ito pala yung objective, kaya ka pinagre-reconcile, ayan, i-reconcile mo yung disparity. Bakit? Kasi may irritation between taxpayer and tax official. Ayaw. Ayaw. So, para makapag-reconcile ka, mayroong requirement. Mag-maintain ka ng books and records. Ano i-maintain? Books, number one, and number two, records. Meron ka ba niyan? Sir, wala eh. Wala akong books doon para sa reconciliation. Wala rin akong records to prove na mayroong reconciliation. Violation ka agad. Okay, may violation. Kung magre-reconcile ka naman, ito yung mga mali ng mga CPAs tsaka bookkeeper. Ang sabi, pag magre-reconcile ka, dapat systematic. Number one. Number two is clear. Ginawa mo ba? Hindi. Ano binayulate mo, sir, kung hindi mo gagawin yung mga sinasabi rito? Alam mo ninyo, ang BIR ay mayroon pong right to information. Isa ho sa mga right to information nila, yung reconciling items, number one. Saan nakasulat? Sa books of accounts. Ano ebidensya? Records, accounting records. So, anong requirement? Tatlo. One, may records ka to prove na may reconciliation. May approval ng presidente yung reconciliation. Two, sinulat mo sa libro. And three, systematic and clear manner. Ginawa mo ba? Hindi. So, ang sabi ngayon ng batas is, okay, may penalty. Eh, tarantado ka eh. Hindi mo ginawa eh. O, may penalty. Ano penalty, sir? O, para sa CPA, nagkaroon ng misstatement of fact. Fraudulent ho yan. Kasi, hindi mo ginawa yung obligation mo, CPA. Ano ba obligation mo, CPA? I-reconcile yung financial accounting standard sa tax accounting rule. Anliwanag. E paano, sir, kung walang i-reconcile? Ibig sabihin, ginamit mo tax accounting rule. E di wala reconciliation. Di sabihin mo sa BIR, ang ginamit ko is tax accounting rule. Diba? So, recommendation ko, mga CPA, gumamit kayong tax accounting rule para maiwasan to yung penalty. Ikukulong daw yung CPA because nagkaroon ng essential misstatement of facts. Ano yung essential misstatement of facts? Hindi niya nakita kung merong minemaintain na reconciling books of accounts, yung taxpayer. Number two, hindi niya nakita yung reconciliation. Okay? Kung na-reconcile ng taxpayer, yun ang problem dyan. Okay? CPA, mag-ingat ka. Pumipirma ka eh. Para sa bookkeeper, kayong mga bookkeeper, hindi kayo nag-maintain. Ayan. Pwede kayong makakulong ng 6 months. Pero merong magandang balita, magbabayad lang kayo up to 50,000 penalty. Hindi na kayo makukulong. Pero required pa rin kayo na mag-preserve nung books of accounts. O Mr. President, pakikalabit mo yung bookkeeper mo. Ay, bookkeeper, ha? Mag-maintain ka ng books of accounts. Ayan. At ikaw naman, presidente, korporasyon ka, ito yung liability mo. Meron kang omission. Ano yung omission mo? Wala kang books of accounts, reconciling books of accounts, wala kang systematic and clear. Ayan. Clear reconciliation. So, pwede kang makulong, Mr. President. Ayan. Fine, not less than 50,000 and not more than
Pwede kang makulong dyan, sir. Okay. So, mabuti na lang, meron pong compromise penalty. Magkaiba ho yung compromise penalty ng corporation, 10,000 ho yan, yung para ho sa responsible official at employee. Yan nga, sinasabi ko eh. O kayong mga empleyado, mga bookkeeper, accounting staff ka, pwede kang kasuhan ng BIR because hindi ka sumusunod sa batas. Kayong mga president, simple lang naman eh. Ipasa nyo sa accounting staff nyo yung problem ninyo, eh siya yung makukulong, yung presidente. Eh, hindi yung makukulong. So, pag-usapan ho natin sa susunod, eh, yung pong, paano ba, sir, mag-reconcile? Ayan. Ano ba dapat kong i-reconcile? Recommendation ko, tinatarantado nyo yung sarili ninyo. Wag na kayong mag-reconcile. Dumiretso na kayo. Bakit pa kukuha kayo ng padrino? Ano padrino nyo? Financial accounting standards? Dumiretso na kayo dun sa boss. Ano yung boss? Diba? Yung tax accounting rule. O, di wala na kayo re-reconcile. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, masayang buhay po sa inyo. Mula sa masayang hanap buhay, peace and happiness be with you for life. See you later.